Apat na mga barko at tatlong eroplano ng US ibibigay sa Pilipinas. Suporta daw ito ng Amerika upang lubusan pang mabantayan ang West Philippine Sea. Abangan ng iba pang mga detalye mga kapatid dahil dito bawal ang fake news. Pero bago tayo magpatuloy, madalas pong nagkakaroon ng restriction ng ating mga video, lalo na sa ganitong mga topic, kaya napakahalaga po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng like. Back to the video. Noon lang Martes, tinanggap ni Pangulong Joe Biden ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa White House sa pagbisita nito sa Amerika. Ito ay kasunod ng pagpupulong ng dalawa noong September 2022 sa New York at pagbisita naman ni Vice President Kamala Harris sa Pilipinas noong Nobyembre 2022. Sa pagpupulong ng dalawa, iginiit ni Joe Biden na ang kanilang commitment sa Pilipinas ay isa o manong ironclad o malabakal sa tibay, at muling iginiit na ang US-Philippine Mutual Defense Treaty ay maaring ipatupad sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa ating mga sundalo, mga sasakyang panghimpapawid o sasakyang pangdagat ng Pilipinas, maging sa South China Sea. Ibig sabihin lang nito na handang armasan ng US ang Pilipinas o suportahan kung sakaling mayroong mga armadong pag-atake na gagawin ng China sa ating mga sundalo, mga aircraft at mga barko, lalo na sa may West Philippine Sea. Kabilang sa mga mahahalagang usapin na tinalakay ni Pangulong Marcos at Pangulong Joe Biden ay ang mga usapin sa rehiyon at mga pagsisikap na itaguyod ang international na batas at ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Bunso dito sa mga agresibong naging aksyon ng China, partikular na sa West Philippine Sea. Bilang pagsuporta naman ng Amerika sa pagpapahusay ng mga kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ang Estados Unidos ay naglalayon na ibigay sa AFP ang kanilang dalawang Island Class Patrol Vessel, dalawang Protector Class Patrol Vessel para sa Philippine Coast Guard, at tatlong C-130H Military Transport Aircraft para naman sa Philippine Air Force. Bukod pa rito, dalawang Cyclone Class Coastal Patrol Vessel na ang naibigay ng Amerika sa Pilipinas noong huling bahagi ng Abril, na ngayon ay patungo na sa Maynila. Ang mga barko na ito at aircraft ng Amerika para sa Pilipinas ay kanilang pagpapakita ng suporta sa programang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, lalo na sa pagpapahusay ng mga kakayahan ng bansa sa maritime at tactical transport. Ang dalawang barko na ito ng US kapatid mula sa kanilang Island Class Patrol Vessel ay kasalukuyang ginagamit ng US Coast Guard, at ito ay ginawa noon pang 1985. So ibig sabihin may kalumaan na ang mga barkong ito. Ginagamit ito ng US Coast Guard para sa kanilang homeland security, panghuli ng mga illegal immigrants, drug interdiction, at para sa mga search and rescue operation. 110 feet ang haba ng mga barkong ito. Mayroong top speed na 55 km per hour o 29 knots, range na 5,000 to 6,000 km. 16 na mga crew ang kayang isakay, at kung hindi naman kukunin ng mga Amerikano ang armas nito, mayroon itong isang 25mm chain gun at dalawang 50 caliber machine gun. Hindi lang ang Pilipinas kapatid ang pinagkalooban ng Amerika ng kanilang Island Class Patrol Vessel. Nagkaroon na rin ito ng 5 piraso ang Ukraine, 2 sa Pakistan at Georgia, at tag-iisa naman sa Greece at Costa Rica. Ang 2 Protector Class Patrol Vessel naman ay mas maliit. Mayroon lamang itong 87 feet na haba, 1,700 kilometers na range, top speed na 46 kilometers per hour o 25 knots. 10 crew naman ang kayang isakay at armado ng 2 50 caliber machine gun. Kasalukuyan itong ginagamit ng US Coast Guard, at medyo bago ito dahil noon lang 2002 ito ginawa. Katulad ng sa Island Class Patrol Vessel, hindi lang ang Pilipinas ang pinagkalooban ng Amerika ng ganitong barko. Nagkaroon na rin ito maging ang Uruguay, Yemen, Lebanon at Malta. Walang duda kapatid na malaki ang may tutulong ng mga barkong ito sa pagpapatrolya sa karagatan ng Pilipinas, lalong-lalo na sa malawak na West Philippine Sea, kung saan kulang na kulang tayo sa mga barko roon. Gayunpaman, kung ikukumpara tayo sa Coast Guard ng China, tila manliliit pa rin ang Pilipinas. Katunayan nito, nagsagawa ang China ng isang malawakang pagpaparami at pagpapalakas ng kanilang Coast Guard, kung saan pinakamalaki ito sa buong mundo. Nito lang nakaraang 7 taon, 100 barko ng Coast Guard ang idinagdag ng China sa kanilang Coast Guard fleet. At ang pinakamalaki rito ay ang Haijing 2901 at Haijing 3901 ng Zhaotou class. 541 feet ang haba nito, 12,000 tonelada naman ang kanyang displacement, armado ng 76mm cannon at mayroong helicopter deck. Para lang may kumpara kapatid, mayroon lamang 318 feet ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang Teresa Magbanua, kaysa sa mga barkong ito ng China. Ang atin namang susunod na pinakamalaking barko ng Coast Guard, ang BRP Gabriela Silang, ay mayroon lamang 272 feet na haba at range na 8,000 nautical miles.
Maliban sa napakalalaking barko, mayroon ang China Coast Guard. Mas advanced din ang taglay nitong mga armamento at teknolohiya. Ang nakuha nating mga barko sa Amerika ay wala pa sa kalahati sa mga Zhaotu class ng China. Gayunpaman, malaki pa rin ang maitutulong ng mga ito sa pagpapanatili ng katatagan at kapayapaan sa ating mga nasasakupang karagatan. At bagamat higanteng mga barko ng Chino ang ating kinakaharap sa West Philippine Sea, gamit ang mga barkong ito, taas noo pa rin nating ipaglaban kung anuman ang ating mga karapatan. Ang Pilipinas ang pinakamatandang kaalyado ng Estados Unidos sa Indo-Pacific, mga kapatid, simula pa noong 1951. Isinusulong na ng alyansa ng US at Pilipinas noon pa ang kapayapaan, kaunlaran at seguridad para sa dalawang bansa at sa mas malawak na rehiyon ng Indo-Pacific. Ngayon naman, mas pinatibay pa ng alyansa ang kanilang ugnayan kagaya ng pagpapabuti ng interoperability upang mas matugunan ang mga umuusbong na hamon gaya ng ginagawa ng mga Chino sa West Philippine Sea. Well, Mr. President, welcome back to the White House. We're talking your way over. It's been a while since you've been here. Yes, sir. We were here with President Reagan and your father, and we welcome you back. And, you know, when we met in New York last year, you told me that that a strong alliance has to continue, quote, using your phrase, to evolve as we face the challenges of this new century. And we are facing new challenges. And I can't think of any better partner to have than you. I couldn't agree more that we have to face the best to continue to evolve. Together, we're tackling climate change. We're accelerating our country's transition to clean energy. And we're standing up for our shared democratic values and workers' rights and the rule of law. And together, we're deepening our economic cooperation, which is going to continue to deepen. I think it's mutually beneficial. And we're going to announce that, we're going to announce today that I'm sending a first-of-its-kind presidential trade and investment mission to the Philippines. We talked about that very briefly up in New York. The United States also remains ironclad in our commitment to the defense of the Philippines, including the South China Sea. And we're going to continue to support the Philippines' military modernization goals. Mr. President, our countries not only share a strong partnership, we share a deep friendship, one that has been enriched by millions of Filipino-Americans and the communities all across the United States. So I want to thank you again for being here. I look forward to our conversation today. And I invite you to make any comments you'd like. Floor is yours. Thank you very much, Mr. President. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!